Ang hirap maging mahirap talaga. Nakakapagod. Ito, tuwing umaga, nangunguha kami ng kamote para may pang almusal. Tapos sa tanghalian, kamote ulit. Tapos yung gulay namin, kamote rin. Talbos ng kamote tuwing tanghalian hanggang gabi. Tapos pagdating ng gabi, lalaga ulit kami ng kamote na hapunan. Ito ang buhay namin. Kasi hindi ko malaman kung kasali kami sa Forest of the Poor na tinatawag. Kasi ang Forest of the Poor dito sa amin, yung mga nakatira sa bungalow house. Wala man lang kami nakukuha ang mga benefit sa mga donation na yun sa amelioration, sa tupad, kasi hindi raw kami qualified. Hindi ko alam kung ano yung tinitingnan para sa qualification ng amelioration na yun saka sa tupad. Kasi ang narinig lang namin palagi sa radyo, yung ang makakakuha yung mga poorest of the poor or yung kailangan na kailangan talaga ng tulong. Pero ngayon parang wala naman eh. Yung nabibigyan, kung sino yung mga nakatira sa magagandang bahay, nanonood ng TV araw-araw, may pangsaing sa kusina araw-araw, sila yung nabibigyan. Kami nagpo-porsuring kami na mabigyan at lumalapit talaga kami kasi talagang walang-wala kami eh. Ayun, pero hindi rin kami qualified. Itong poorest of the poor na tinatawag dito, yung mga nakatira sa bungalow house. Ito, mga ngamuti na lang. No choice naman eh. Kaya tanggapin na lang namin yung katotohanan na hanggang dito lang yung buhay namin. Kasi nga, poorest of the poor nga kami. Third world poorest of the poor. So walang asenso. Kamuti sa umaga, kamuti sa tanghali, kamuti sa gabi. Kanina pa pumunta yung kapatid ko dito. Inaayan niya na ako kasi kanina na mauha kami ng almusal na kamote at tanghalian. Kasi sabi ko, kukuha muna ako ng mga bato na panlagay ko dun sa garden ko. Kasi love na love ko yung garden ko kaya inuna ko yun. So ngayon dito, nauna yung kapatid kong dalawa dito naghalo kayo ng makukuhang laman lupa. Yung dapat sana almusal namin ngayong umaga. Pero inabot na kami ng tanghali. Ayan. Marami kanina nakuha. Nakano na pala eh. Nakaready na. Babaktutin na lang pababa. Ayan. Wow. Handa. Nakakuha ng malaking kamote yung kapatid ko tuwing tuwa siya. Ano? Kadakol ka na. Meron kaming almusal, tanghalian at hapunan. Ganda ngayon ng isarog. Malinaw na malinaw. Walang ka... ulap-ulap. Napakalinaw niya. Yung nasa kabilang bundok na yon, yung kulay blue, yun yung Mount Isarog. Medyo malayo na kami pero lahat na nakatira dito sa Camarinesor, nasa paana ng Mount Isarog. Ganun siya kalaki. Nasa gitna siya ng buong Camarinesor. So, sa south, east, west, lahat kami na napaligiran namin yung Mount Isarog.
Dari dah kula. Bila. Yung kapatid ko masayahin habang nangangamot eh. Kamutang pula. Salit. Malaki. Hindi. Lit-lit naman. Hindi naman ito ito. Kadakulak ko ta. Wow, ang laki sana. Kaso may tumutubo na yung ano na siya eh. Hindi pa na. Gusod. Mahaba. Yan ang buhay namin dito sa probinsya. Hindi naman kami nagdidima ng magandang buhay. Saka nagsisikap naman kami kung papal para gumanda yung buhay namin. Kaso talagang mahilap ang swerte sa amin. Since nabata pa ako, ganito na talaga yung buhay namin. Nagtatayim ng kamuting kahoy, saging, kamote, yung gabi. Tapos naghanap ng mga suso sa ilog. Yun. Yung kinabubuhay namin dito. Saka sometimes, nagtatanim din kami ng palay sa bundok. Kaso, seasonal lang naman yun. Once a year lang namin ginagawa yun. Kasi hindi pwedeng maging ano, abutan siya ng tag-ulan. Mahirap na. So, sayang lang yung tinanim namin na matutumba lang ng ulan. So, ang taniman ng palay dito is from March to May. Kasi siya yung mainit na panahon. So, bago dumating yung September, October, mga bandang October, aanihin na. So, pagdating ng tagbagyo, mga bagyong malalakas, naanihin namin yung palay. Pero sometimes, naabutan ng malakas na bagyo, kaya wala rin kaming napapakinabang pag naabutan siya. Habang nandito kami, nagpapakasawa ng mga gandang views. Katulad ng mga nakikita nyo sa likod. Ito yung mga kamuting kahoy na tanim. Para sa kaalaman ng lahat, yung talbos ng kamuting kahoy ay ginugulay din. Medyo mahirap nga lang gulayin kasi kailangan pang tawag doon, gagamusin siya. Sa Manila siguro hindi ko alam kung alam nila na ginugulay ito. Morning. Ito na yung kamote na kinamote namin ng kapatid ko dun sa aming kamotean, ng kamote farm. So, bagong laga lang, mainit-init pa at may partner na sa laban.
So ito yung almusal namin sa tuwing umaga. Almusal ko at almusal din ng ate ko. Kapitbahay ko rin yun. At yung pamisan-misan din, yun din ang tinatanghalian namin pag walang bigas. Sa kapag sa gabi din, kasi medyo masim sa sikmura yung kamote. Tapos may partner pa na sa labat. So, organic lahat yung kinakain namin dito, pati inaanong. Ako lang kasi sa budget. Pero talaga, maganda talagang buhay dito sa probinsya. Kasi ganun. Although, pwede naman magkanin, pero kung gugustuhin mo rin naman na makatipid at medyo kapos ka sa budget, pwede na itong kamote at salabat. Yung salabat ko naman yung kinukuha ko lang din yan sa paligid ng bahay na tanim ko. Kaya hindi kami masyadong nagsasayang ng pera kasi wala naman sasayangin. So ganito yung buhay namin dito sa probinsya. So okay lang kasi malayo kami sa sakit. Although gusto rin naman namin kumain ng masasarap. No choice lang talaga. So ang lagi lang namin kinakain dito, yung pako, mga gulay, kung ano-ano nanditong gulay sa paligid. Yun lang din. Anyway guys, salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo at pakishare na rin yung video para updated kayo sa akin mga bagong video na ipopost. Salamat!